is good in every situation that we have right now. Oh,
your name, O God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah. O patuloy namin ibibigay, O God, ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa'yo. O salamat. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon, sa oras ito. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hanggang matapos, Lord God, ang aming midweek service, ay patuloy, Lord, ikaw lamang ang kikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang mangungusap, Panginoon, sa aming mga buhay. In the name of Jesus, O God. Hallelujah. O salamat, Lord. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. And Lord, patuloy, Lord. Patuloy namin dinideklarahan, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang mag-flow, Panginoon, dito sa lugar na to, God, in the name of Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. O, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. We give you praise, O God. Salamat sa oras na to, Lord God. And Lord, patuloy namin, Lord, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, aming kabuuang service, O God. Patuloy namin dinideklarahan, Lord. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Manguna ka. Ikaw ang patuloy, Lord, na magturo, Panginoon. In the name of Jesus, salamat, Lord God, sa oras na to. Patuloy, Lord, ibinabalik po namin sa iyo, Lord God, ang pinakamataas na papuri at masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Bago po tayo, bago po natin ipanalangin ang ating mga kaloob, hayaan nga po ninyo munang mag-share po ako regarding po sa pagbabigay. Yan. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Corinto, ikalawang Corinto, chapter 8, verse 11 to 12. Ito po ang sinasabi ng kanyang salita. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Sa ating pagkakaloob o pagbibigay, nakasalalay po ang ating mga puso. Amen po ba? Kung tama po ang ating mga puso, hindi po problema or issue po sa atin ang pagbibigay. Di po ba? Di po ba kapag sa pamilya natin, no, dahil mahal natin ang ating mga pamilya, no, kung ano man yung pangangailangan, gagawa tayo ng paraan para mapunan natin yung mga pangangailangan ng ating pamilya. No, gayon din po sa ating gawain para sa ating Panginoon. Sabi nga po, kung may nais, merong paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Amen po ba? Amen. So sabi po dito, nasisiyasat ng Panginoon yung desire ng puso natin. Kasi sabi nga po dito, di ba? Sapagkat kung may hangaring magbigay, no, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob, no? Kung may hangarin. So, nasasaliksik ng ating Panginoon yung desire ng puso mo. O katulad nga po ng example nung pong byuda, no, na yung kanyang hinulog dun sa offering basket, isang sentimo na lang.
At alam ng Panginoon na yun na lang talaga yung natitira sa Kanya. Pero yung mga nagbigay, no, mayayaman, so ibig sabihin, part lang ng meron sila yung ibinigay, ibinibigay nila. Pero yung byuda, ibig sabihin, kapag binigay niya yun, yun na yung kanyang ikabubuhay. Pero sabi nga dito, subalit naging kalugod-lugod at katanggap-tanggap yung ibinigay nung byuda dahil alam ng Diyos na iyon na lang ang meron siya, pero ibinigay pa niya. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang puso ng nagbibigay. Amen po ba? Sabi dito, ang Panginoon pa rin yung nagbibigay ng option, di ba? Binibigyan niya tayo ng option. Pag hindi mo kaya, okay lang. Pag kaya mo, magbigay ka, no? So sabi niya, alam niya ang kakayanan natin. Alam niya yung laman ng puso natin. Kung ano yung kaya mong ibigay. Amen po ba? So kung ano yung kakayanan mo, hindi naman sinasabi ng Panginoon, pipilitin ka kung ano yung hindi mo kaya. Sabi niya, kung kaya mo, bigay mo. Kung hindi mo kaya, okay lang. Amen po ba? As long as pag nagbibigay ka, nandoon yung kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? So ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. So stretch po natin ang ating mga kamay sa ating mga kaloob. Ama naming Diyos, sa apong ito muli kaming nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga biyaya na patuloy po ninyong ibinubuo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, na nag-uumapaw ang iyong pagpapala sa amin, kailanman, Panginoon, hindi mo po kami pinagkukulang. Sa hapong ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito nagmula sa iyong mga anak. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay patuloy na magagamit para sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa sanlibutan. Dinideklarahan din namin ang mga kamay, Panginoon, na nagkaloob. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala, na walang pagsidlan. Dinideklarahan namin ang shalom, yung completeness, yung wholeness, Panginoon, maranasan nila. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Soundcheck. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Are you ready for the word? Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, I would like you to open your Bibles in Psalms chapter 145 verse 3. Psalms 145 verse 3. Thank you, Lord. All right. So the word of God says that great is the Lord and greatly to be praised. And his greatness is unsearchable. Again, great is the Lord and greatly to be praised. And his greatness is unsearchable. Psalms 145 verse 3. You know, God's favorite ministry is evangelism. Amen. Can I hear an amen to that? God's favorite ministry is evangelism. You know, kung gusto po natin magkaroon ng kingdom-filled life, kailangan po natin gawin kung ano ang inutos ng ating Panginoong Jesus sa atin. Amen. Because the fact that we have this kind of knowledge sa Panginoon of His greatness, so it actually bears a responsibility to share the good news with other people. Amen. The fact that you already have a knowledge about God's greatness, amen, sa buhay mo, you have that kind of responsibility as well to share the good news. Can I hear an amen? Ang title po natin ng mensahe ngayong gabi is Soul Winning Secrets. Amen. Listen carefully. It's so important. Amen. According to Chuck Missler, he mentioned that the most exalted privilege anyone could ever have is to know Jesus. Again, the most exalted privilege anyone could ever have is to know
Jesus. Amen. Ang model po ng evangelism ay naipattern po dun sa Psalms si King David in Psalms 50 verse 22. Ang sabi niya doon, "Repent all of you who forget me or I will tear you apart and no one will help you. However, I would encourage you to win the soul before you win the soul. You can win them over to you by your character, the consideration you show towards their life, the love you show, and the kind words you speak. For this reason," sabi, the book of Proverbs 11:30 says, "He who wins souls is wise." Amen. Sabi, if you ever want to know what's on God's heart and mind, it's people. Amen. Ano ang nasa isipan at nasa puso ng Diyos? Ano ho? Tao. At kaluluwa. Amen. Ang number one business ng church is what? Is what? Soul winning. Lahat ng ginagawa nating program for the church, the sole purpose of that is what? To win souls. Evangelism. Yung one series natin. Sa youth, no? Why we do have cell groups, why we do have, what do you call that? Different programs from different departments, because the sole, very sole reason why we are doing it, it's because of evangelism. Wala tayong ibang priority as Christians is to evangelize. Can I hear an amen? That's why in Romans chapter 10 verse 8-17, re-remind tayo that souls all over the world are crying out for the God, for the God. We Christians take it for granted. It's, you know, nire-remind tayo that the souls are crying out for God. Can I hear an amen? Nire-remind tayo na there are a lot of people who needs Jesus. Can I hear an amen? If we think that what we are doing has an expiration date, wala. Amen. Ang soul winning po ay parang pagpupuri sa Diyos. Lahat ng may hininga sa'yo ay magpupuri, ang sabi ng salita ng Diyos. Can I hear an amen? It's so important for us to understand that the very lahat ng ginagawa natin sa loob ng iglesyang ito ay para sa kaluluwa. You know, souls are very expensive. Napakahirap pong what I mean to say is you have to do such effort for them to stay. If they lost, you have to take care of them. It's not just bringing them to the pasture, but at the same time, you have to take care of them. Tama po ba? Ang isang pastol, pag nawala ang isa, hanapin niya yung iba. The Bible says, one was lost, no, hahanapin niya. He will leave the 99 for just one sheep that was lost. Amen. Now, I would like to share 5 practical things we can apply to make ourselves effective soul winners for the Lord Jesus Christ. Please take note of this. This is so important. Okay? 5. Kasi minsan, ang dami ko ng ginawa. Hindi ko siya ma-win-win. Right? No? Alam niyo po, as evangelists, people of God, we have to be strategic. You know, every person, iba yung need niya. It doesn't mean you won this person using this strategy. It is the same strategy that has been applied to this person. No, it doesn't work that way. You have to be sensitive enough
kung ano yung kailangan ng taong yun. Can I hear an amen? Number one tip or number one practical ways. Number one is be intentional and aware. Be intentional and aware. Alam niyo po, because we are so much busy, sobrang busy natin sa mga buhay natin, minsan, na-overlook natin yung mga taong silently crying out for God. Amen? Those people who are silently looking for God. You know, sometimes when people are hungry in the presence of the Lord, they are not very vocal. Kaya sometimes, we people tend to overlook. Why? Because we are somehow, pinupuntahan lang natin yung mga taong komportable tayo. Yung mga taong gusto lang natin kausap. Kaya minsan, no, na-overlook na, may invite ka nga, pagdating dito, di mo naman kinakausap. Am I, nagbe-make sense ba? Nagdala-dala ka ng kaluluwa dito, pag upo yan dyan, hindi mo man kinekwentuhan. Hindi mo man kinakausap. Kaya nga, in John chapter 4, verse 35 to 38, no, it urges us to be intentional and aware of the spiritual hunger of people's hearts. We have to be what? Aware what's going on sa puso ng kapatid. Amen. Sensitize yourself, sensitize our spirit. When alam niyo po ba, yung katabi mo, kaupo mo, alam mo, dapat ko nararamdaman niya. Amen? Alam niyo po yung mga tao talagang intact soul winning sa evangelism, pag tumabi sa kanyang kapatid, alam niya. Amen? Kasi po, no, if hindi natin na-notice, sino ang makaka-notice? Sabi ito, our faith calls us to see beyond the surface, to recognize the invisible struggles and to be the hands and feet of Christ in a broken world. Ang gospel po, no, is for those who have their lives together and those who do not have that kind of life. Amen. When you are in a circle, there are newbies, newcomers. Are you aware what's in their heart? Are you aware what's going on? Ang madalas kasi, no, yung pagiging intentional natin, scripted. Tara, lapitan natin siya. Tara, kumayon natin yun, no? Kung di pa sinabing kamayan nung nasa production, di natin kakamayan yung kapatid. Can you hear an amen? Amen? Ba't ko sinasabing crucial ang role ng usher? Ang usher ko yan, mukha po namin sa Diyos. Rerelto kang kayo, ha? Hindi lang basta nagkakabit ng tela pag may nasislain. Hindi lang nag-check ng attendance. You have to be aware. You have to be intentional. When new people come inside this building, whenever people come into your RF, do they feel comfortable? Do you recognize them? Meron ba sinilang nilook forward na babalik sila? Or lahat ng kawirduhan nakita nila? And you don't even have the room to explain what's going on. Amen. Why? Because you're not aware. People of God, listen to this. We are somehow so much busy doing something for the King, but we are not busy
for the King. We are too busy doing something for the King, but we are not busy for the King. We are so much busy coming in this place, doing our task, but we forgot the most important thing, souls. And then, what's the reason bakit nagdeteriorate yung bilang? Dumadami, tapos kukunti. Are we aware of what's going on? Is there an intention for you to win souls? Can you hear an amen? We expect people to come in this place. We expect to win souls. But tayo mismo dapat tayong ayusin. We forgot to pray every day. We don't even read the Bible every day. Then you expect to win souls? You expect that there's awareness? Amen. Amen. You expect to become a good leader. You expect to produce leaders. But you yourself have a problem spiritually. Nagtataka ka bakit hindi mo mapasunod? Ang tanong ko, yung pang inuutos ng Lord, sinusunod mo? Can I hear an amen? People do not recognize your authority. The question is, are you doing your part? Can I hear an amen? Young people, the issue yung pagiging bata nyo dito. Amen. Sasabihin nyo, bata pa ako eh. Do you get me? Nakukuha nyo po ibig ko sabihin. Be intentional and be aware of what's going on. Kaya nga sabi, di ba? Because we are so much busy, we tend to overlook things. Okay lang magpaka-busy, sige. No? Amen. Amen. Number two. Number two, listen with purpose. Search for the open door to their hearts in your conversations and everyday interactions. Alam niyo po, when you are winning soul, hindi ka pwede maging introvert. Hindi ka pwede maging tahimik. Amen. You have to be interactive. You have to interact. Amen. Because how you will know what's in their heart if there's no conversation and if there's no interaction. You know, Psalms 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23 says that the importance of listening. Listening is a powerful act of love. No? Paul exemplifies the importance of adapting to different cultures and circumstances for the sake of the gospel. Paul boasted that he became all things to all men if by any means he might win some. No, similarly, we must listen with purpose, seeking the open door to people's hearts. No, the art of genuine listening creates a space for understanding, empathy, and ultimately for the message of salvation to take root. Do we recognize, do we listen what's on the hearts of people? I would like to share to you kanina ng kaging conversation ko sa philosophy subject ko. Anong tuturo ko? Philosophy! Nakakabaliw yung philosophy. Yung tanong, gagawa ka ng tanong, tapos yung tanong, tatanong mo ulit. Di ba? Ang philosophy, an ending question. Kasi wisdom eh. There was one student asked me, Sir, if we are... Why do things happen? May bad things na nangyayari.
if we are living in God's will. Di ba po lahat 'yan permitted ng Diyos? Eh bakit po may bakit po may mga bagay po na hindi nangyayari? Why do God allow us to experience these bad things if He, ano sabi niya? If we are under His will. Sabi ko, anak, this is what I mentioned to my student. Pinakinggan, kasi may ano yung bata eh. May dala eh. Sabi ko sa estudyante, not everyone is living in accordance to God's will. Not everyone. Because if we are all living in accordance to God's will, what the scripture says, we will rejoice and be glad in it. This is a day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Then everything should be good. If we are living in accordance to God's will, meaning there's everything is fine. Everything is good. Because God is good. He's always right. He's always just. He never commits mistakes. If we are living in accordance to God's will. You know, when God, Genesis 1:26, when God created man, ang isang distinct character na ibinigay ng Diyos sa tao, sabi kong ganoon sa bata, is yung kakayahan niyang magdesisyon para sa sarili niya. Like for example, sinabi ng nanay mo, huwag kang lalabas. Lumabas ka. May nangyarang hindi maganda sa'yo. Pag uwi mo, sisisihin mo si Lord. Sige nga, sagutin mo yung tanong ko na yon. Sino yung desisyon? Ako po. Sino may kasalanan? Ako po. Ba't mo sisisi kay Lord? God intervenes so that we could be aligned to His will. So, ibig sabihin ba lahat ba ng kulong kalooban ng Diyos yun? Hindi niya kalooban na makulong ang tao? Ang kalooban ng Diyos magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. But you are not excused to your consequences. You're not excused to your actions. Why? Because God cannot mess up with your authority. God cannot mess up with your free will. Kaya sabi ko, kung galit kayo sa Diyos, magalit kayo sa sarili ninyo. Kung galit kayo sa Diyos, hindi Diyos ang may kasalanan. Ikaw. And then, sir, ganito po, may tanong po ako, paano po ba makakapag ano? Share ko, alam mo, may kakwento ko. Meron kaming event sa church. Yung KRE. Kinuwento ko yung KRE. Kinuwento ko yung inner healing. Kinuwento ko paano nasasaniba. Naintindihan nila yung ano. Ah, sir, so ibig sabihin pala, kung hindi pwedeng manahan dito yung nag-gets nila eh. Kung hindi pala pwedeng manahan dito yung walang katawan, kaya pala sumasanib sila. Exactly. Gets nila. Sabi, kinuwento ko yung KRE, kinuwento ko yung inner healing, kinuwento ko yung member. Sir, kailan po kayo magkakaroon ng ganyan? Pupunta po kami. Hello. Alam niyo po, sa totoo lang, no, 70% ng aking mga estudyante sugatan. Sugatan lang. Kung pwede lang, hindi lang bulabag sa code of ethics, siniran ko na eh. Di ba code of ethics of teachers, bawal? Kung gusto mo sa ibang ano, kasi, ano tawag na? Talala pag estudyante mo. Are you aware with the code of ethics of teachers? Di ba? Kung pwede lang, matagal na ako eh. Matagal ko nang ginawa. Nakukuha po ninyo. We have to listen. Take an opportunity. Kapag pumapasok na yung conversation na ganon, grab the opportunity, especially sa mga kabataan, campus ministry. Pag dumarating na kayo sa conversation na ganon, grab nyo na, pasukin nyo na. Kaya nga sabi niya, listen with purpose. As in, talagang nakaganyan sila. Sir, kailan po kayo magkakaganyan? Pwede po pumunta? Pwede po mag-attend? Kasi, na-explain ko sa kanila yung, alam niyo, minsan meron kayong mga ugali na kayo gusto niyo maintindihan, tama? Opo. O, kinuwento ko yung inner healing, kinuwento ko yung deliverance, kinuwento ko yung memory picture, kinuwento ko yung mga nangyari, kinuwento paano tayo nagka-cast out ng bad spirit, kinuwento ko paano sumasanib, bakit sumasanib. Ay, talaga, ganun pala yun. Sir, kailan po ulit yung ano nyo, pupunta po kami.
Amen. Alam niyo po, ang pag-share minsan, no? Hindi mo naman kailangan out of nowhere siya papasukan. Minsan, makinig ka lang ng conversation. Kaya nga sabi niya, makinig ka, listen with purpose. If may opportunity ka ng, nandun na yung opportunity eh. Nagtanong na siya about sa Lord eh. O yan na. Amen. Amen. Alam niyo po kasi kaya bawal, as the churches, we are very influential. We are very influential. Amen. Can you believe, do you believe that you are influential? Na? Influential ka. Kaya nga, palaging tinatanong ni Ate Jeran yung sa inyo, mga kabataan, alam ba sa school ninyo na born again kayo? O hindi, matindi. Nakikita ba sa school na born again kayo? Kapag sinabing Edwin David Evangelio, ay, Diyos ko po. Ay, yung born again, yung mabait. Amen. May distinction. Amen. Souls all over the world are crying out for God. We Christians take it for granted sometimes. Can you hear an amen? Can you hear an amen? If may pagkakataon tayong mag-share, no? Buti na lang, no? Just to share. Alam niyo po kasi maraming Kristiyano galit sa Diyos. Niwala kayo. Baka ngayong mga magulang niyo galit sa Diyos eh. O yung mga kilala niyo galit sa Diyos eh. Maraming tao galit sa Diyos. Alam niyo bakit? Yung kasalanan nila, sinisisi nila sa Diyos. Amen. Number three, have conviction. Sharing the gospel is one of the highest forms of worship. Kaya nga sabi ko, di ba? Lahat ng may hininga sa iyo ay magpupuri. Sharing the gospel is one of the highest forms of gratitude. Sharing the gospel is one of the highest form of love towards others. This is why God's favorite ministry on earth is what? Evangelism. 2 Corinthians 5, verse 20 to 21. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to Jesus. Come back to God, rather. For God had made Christ, who never sinned, to be the offspring for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Tayo ay maging tama sa harapan ng Diyos. Tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21. Whenever we are sharing the gospel, this is the highest form of worship, one of the highest form. Whenever we share the gospel, the highest forms of gratitude. Whenever we share the gospel, it's one of the highest forms of love towards others. Why? Because you share Christ. You share Jesus. You share the Lord. Amen. Ano yung ibig sabihin ng gospel? Gospel means what? Wait, ano? What's the meaning of the word gospel? Gospel means what? What's the meaning of gospel? Good news. Mabuting balita. Amen? Hoy, alam nyo, nasi-share ako sa inyo, may meron akong magandang balita para sa'yo. Did you know that God loves you? Huh? Dito ako, mahal ako ng Diyos? Oo. Alam mo bakit? Sabi mo,
I just want to say you that even though people will leave you, there's one person that I know who really loves you. Intention. Listen. Minsan nga eh, sa hallway, may makasalubo ang estudyante. O, ipinapisabi ang Lord sa'yo. Mahal ka niya. Weh, sir? Oo. Bakit, sir? Kasi despite na pinag-ginagawa mo, mahal ka niya. Weh, totoo po. Oo, mahal ka ni Lord. Kahit wala nagmamahal sa'yo, mahal ka niya. Bye. May mga pagkakataon mo minsan, no? Kapag may opportunity tayong magsalita, sabihin. If we are, what is that? Listen. It's not, alam niyo, hindi yung, alam niyo, hindi siya scripted. Oh, ganito yung sasabihin ko, ganito akong magsasalita. It's the intention. It's the conviction. Can I hear an amen? Minsan po, yung philosophy subject na yung Bible study. Ito ko to. Alam nyo, kapag maraming tanong, ako gusto ko yun pag maraming tanong. Tapos minsan ako din, hindi ko alam yung sagot. Tapos magigulat ka na lang, yung wisdom na binigay ng Lord sa'yo, nasagot mo yung tanong niya. May mga ganun. Minsan may magtatanong, so hindi mo alam masagot. Lord, ano paano sasabihin to? And then out of nowhere, God will give you an answer. A wisdom comes from God. Amen. Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi po mahirap ang evangelism. Ang mahirap buuin, tapang. Hello. Alam niyo po bakit? Kasi maraming tao ngayon takot sa rejection. Naniniwala kayo doon? Maraming tao takot sa rejection. Ayaw nilang ma-reject. Meron akong estudyante, ayaw niya nare-reject. Alam mo, sabi kong ganun, kung hindi ka makakatikim na rejection, hindi mo alam hanggang saan ka. Ang Diyos ka na-reject eh. Totoo ba? Kung hindi mo di sasabihin sa'yo kung ano yung dapat ayusin sa'yo, hindi ka maayos. Do you agree? Ako po, yung panan, whenever I see, you know, whenever, hindi sa lahat ng pagkakataon yung rejection for me is negative. Amen? Limbawa, hindi ka napagbigyan. Nag-apply ka ng work, hindi ka natanggap. That's rejection. Pero hindi siya, as Christian, hindi siya somehow palagi negative. Yung pananaw, ako yung pananaw ko, whenever I planned something and it doesn't work dun sa gusto mong mangyari, hindi siya rejection. Hindi lang siya negative. It's just, it's not for you. If you don't know what's wrong with you, you will not have an idea how to fix yourself. When people say, what you did is not yet, is not good enough. Amen. It doesn't necessarily mean that you're not good. Meaning there's a lot of things to improve pa sa sarili natin. Bakit tayo nagkakaroon ng evaluation sa mga leaders? Pwede naman palang hindi, di ba? Ba't kailangan nating mag-meeting? Ba't kailangan nating ayusin? Yung mga dapat ayusin? Bakit kailangan natin kausapin yung mga may problem? Because we have to address these things. Can you hear an amen? Dito ah. Ito, Mark 15:34. Jesus said, my God, why you have forsaken me? This wasn't a moment of despair, but a proclamation of a divine plan unfolding. Sharing the gospel is not just an obligation. It is one of the highest forms of worship, gratitude, and love towards God and others. As Christ's ambassadors who echo his plea, come back to God.
We share the good news that Christ, who never sinned, became the offering for our sins, reconciling us with God. Because, you know, we share Jesus, who never sinned. Ayan, may kasala. Maski misan. Tama ho ba? Hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. If there's one thing who really loves us, it's Jesus Himself. Amen. Everybody say conviction. Number four is awaken to urgency. The urgency of the gospel is emphasized in Matthew chapter 13, verse 25. Sabi dito, the enemy sows seeds of destruction and complacency. We are called to mobilize fellow Christians in our workplace, awakening them to the urgency of the mission. The fields are ripe for harvest, but the laborers are what? Few. No? We have to unite to bring light of Christ to the darkest corners of the world. No? So, ibig sabihin po nun, awaken to urgency. We have to wake up. We have to tell to our fellow Christians, it's about time. Actually, maraming trabaho sa ubasan eh. Tama! Pero sobrang konti na nagtatrabaho. Amen. 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 Dumating ba sa punto na napagod kayo? Nakakapagod? Physically. Nakakapagod. But not here. But not, never. Kasi kung pagod ka na dito, wala kang ngayon dito eh. Physically, may limit ang katawan mo. Napapagod yan, kailangan magpahinga. Pero ang spirito mo hindi nagpapahinga. Can you hear an amen? We have to awake these people who are sleeping. Amen. Hindi mo alam, kasi po domino effect, niniwala kayo sa revival. Ang revival, domino effect eh. Nagsimula sa iyo yung apoy, wildfire, you catch them. Amen. Yung iba ayaw na ayaw sa Pokemon. I mean Pokemon. Are you aware with the anime na Pokemon? Pikachu? Pero totoo yung sinasabi ng catchphrase ng Pokemon. You gotta catch them all. What's the catchphrase ng Pokemon? Yung tagline niya. You got to catch them all. Kasi ang Pokemon kasi, yung nanghuhuli siya. Naalala ko si Pedro, I will make you fishers of men. Sinunod ng Bleach dito. Are you aware with the anime Bleach? No? Di ba may talatago yun? Hollow. Yung mga hollow, no? Maraming tao sa labas, hollow sila. Butas ang kanilang mga puso. Amen? Hindi mo alam yung mahuhuli mong legendary Pokemon. Kapag nagagamit ng Lord, talaga namang magbuboom. Amen? Amen po ba? Kuyo ba'y nandyan pa? Amen? Bawat isa sa atin, ha? Kahit si Gia pa, may responsibility yan. Maaaring hindi niya pa naiintindihan ngayon. Pero kapag naging kabataan yan, maiintindihan niya. Kanina po nagkakwento. Kwentuhan kami ni na ma'am, si Nina, Tita Aileen. I was once youth. I was once 18. Sabi ko, hey! Hala! Then dumating na nagbabrowse ako ng 6 years ago, 7 years ago, ang payat-payat ko pa.
pupunta ako kana Tita Eileen, nakasombrero akong pabaligtad, nakashorts ako, may dala akong gitara, magsi-cell group kami. Way back 7 years ago. Sabi ko, ay, ang tanda ko na. Minsan po alam nyo, sabi ng misis ko sa akin. Alam mo, may mga panahon na nilaan ang gusto ko. Minsan nag-aano po ako, nagigilty ako na parang dati ganito yung ganito ako kasigasig sa yung gaano ka-acting. Ngayon more on administer na yung magagawa ko. Hindi na ako masyadong nakakasama. Kasi more on administration ang aking work. Puro backline. Checking, puro evaluation. Wala ka sa field ngayon eh. Di ba? Dati na sa field eh, nung kabataan mo eh. And then, sabi niya, may mga bagay na itinakda ang Diyos. Meron siyang specific timeline na sinet. Every time na nagpa-progress tayo sa faith natin, merong dinadivert ang Diyos sa atin. Sabi niya, Daddy, hindi ka na youth. Sabi niya. Kasi mami, daddy, be. Ayun, mami, daddy na yung tawagan namin. Dad, sabi niya gano'n. Di ka na youth. Hindi ka na rin young pro. Adult ka na, dad. Dad, adult ka na. Sabi niya. Tatay ka na. Ayan, no, tinamay kamukha mo. Dad, hindi ka na youth. Hindi na kamukha ng 2017. 2015, talaga namang nakita naman, alam naman natin talaga yung ginawa ng Lord sa buhay mo para sa mga kabataan. Pero dad, sabi yung gano'n, daddy ka na. May nagagawa ka ngayon, pero hindi na kasing lakas nung dati, pero may ginagawa ka pa din sa ibang kaparaanan, sa ibang ministeryo. Then sabi yung gano'n, dad, sabi yung gano'n, ako, no, sabi yung gano'n, noon namang kabataan natin, masasabi naman natin na ginawa natin yung pinakamainam para sa Lord. Alam mo na binigay mo talaga yung pinakamainam para sa Diyos. Noon sa mga panahon na gusto mong umayaw, pinagpapatuloy mo pa rin. Alam ko pinagdaanan mo. Sa mga time na pagsubok na pinagdaanan mo, alam mo sa nangyari sa church, ginawa natin yung pinakamainam para sa Lord nung mga time na ito. Pero hindi ibig sabihin titigil tayo. May ibang ipapagawa ang Lord sa atin kung saan mas magagamit tayo. Dati as youth leader, talagang administer talaga ako. Minsan namimiss ko yung work na ganun. Amen. Although, ayaw na, ito sinisira ng kapamilya ako, another job na binigay ng Lord. Pero alam niyo po, no? May mga bagay na itinakda ang Lord. Halimbawa, si Mamshi, yung kaya niyong gawin, hindi naman niya kayang gawin. Kasi meron siyang specific calling dun sa nararapat sa age niya. Likewise, kayong mga kabataan, aabot din kayo dito. Ito po yung message ko para sa lahat ng kabataan. Hanggat nandiyan kayo sa edad na yan, gawin niyo yung pinakamainam para sa Diyos. Mga magulang, hanggat bata yung mga anak ninyo, gawin niyo yung pinakamainam para sa Diyos at para sa kanila. Amen. Hanggat malakas kayo.
Can I hear an amen? Amen. Amen. Again, ang paglilingkod sa Lord, walang expiration date, ha? I just realized, no? We just realized that. Oo nga, no? Parang kailan lang. Parang kailan lang nagpapabudel fight ako. Diba? Nalala niyo yan? Nagpapabudel fight ka, pinapadal ka pa tao. O tara, ano tayo? Tara, ML tayo. Papatournament ka. Yayahin mo yung kabataan, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan, outing tayo sa ito, outing sa ganyan. Nung kabataan mo. Pero ngayon, may ibang tawag ang Diyos na kailangan nating pakinggan. Kayo mga kabataan, may tawag ang Diyos sa inyo ngayon. Tayo pong tayong mga kamagulangan. I'm part of the team. Now, tayo pong mga kananayan at katatayan, no? May part tayo na dapat gawin. Amen. Amen. No. Number 5, last point. Mobilize the Christians in your workplace. Imagine a world where Christians actively engage with the lost, where our intentionality, purposeful listening, and unwavering conviction create triple effect of transformation. Each interaction becomes an opportunity to lead someone out of darkness into the marvelous light of Christ. As we navigate our daily life, let's remember that we are instruments in the hands of sovereign God. Our actions guided by the principles outlined in Scripture can impact eternity. Let's be intentional in our awareness, listen with a purpose, and live with a conviction that sharing gospel is a profound act of worship, gratitude, and love. A real Christian is one who takes the responsibility for those around them. No? Mobilize the Christians in your workplace. Alam niyo po, pag tayong sa atin nagsimula, lahat susunod. Naniniwala po kayo doon? Sa school, sa work, no? Sa ministry, pag nagsimula sa atin, tuloy-tuloy na yan. Kaya nga palagi tinatanong, alam ba nila na Kristiyano ka? Do they know that you are a Christian? Alam ba nila? If alam nila, good. Ito yung pangalawang tanong, nakikita ba sa'yo na Kristiyano ka? Amen. The way you act, the way you speak, the way you live, the way you talk, the way you converse with people, lahat. Titingnan. Amen. Amen. Iba say mobilize, move. We have to move. Amen. Meron akong napansin nung youth service, isang kabataan, nakaupo siya dito sa gitna. Bago. She was very participative. If narinig mo yung, if you are just aware of what's going on, no? If you're just aware what's going on, man, grab the opportunity. May nangyayari eh. Hey, man. May nangyayari ba? Yes. Tapos meron po yung sasalon ba? O, anong gagawin natin doon? Hello? Amen. Alam niyo po, no, as Christians, alam niyo, wala, parang, napansin ko lang, parang wala nang room sa atin na ma-offend pa tayo sa mga nangyayari. Na sobrang dami nating dapat gawin for the gospel, parang wala nang room para ma-offend ka pa. Amen? When we are doing our job, parang wala nang room sa'yo kung nung isipin mo, na ma-offend ka dun sa kapatid, nakakits yung kapatid, di mo na binati. Alam niyo yung mga ganun na bagay? Parang, there's no room for us para ma-offend sa mga ganun kaliliit na bagay. It's because we have a lot of things to do for the gospel. Amen. Pati mo na kayong isipin pa, no, yung mga ganun? It's because we are so much busy preaching the gospel. Amen. Can I hear an amen?
May natutunan po tayo sa gabing ito. Sige po, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Let's honor God tonight. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we honor you and we praise you today, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salitang narinig namin sa oras na ito. Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Let your kingdom come, thy will be done, O God. We exalt you in the highest place, O God. Lord, we thank you for the gift of the gospel. We thank you for the power of the good news of the gospel to be preached, O God. Lord, the more we understand your greatness, O God, the more we bear the responsibility to preach your word. Lord, we just have to be intentional. We have to be aware. We have to listen to the purpose. There should be conviction. Lord, mobilize each and every one of us, O God, to preach the word. Lord, to preach your love. To preach your good news that we have been saved in Christ Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa amin, Lord, salamat sa iyong kaharian. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. You're all blessed, church.